baka pwedeng sana maintindihan mo rin sa'yo, ma'am. Ano man gusto niyong intindihin ko? Baka pwede ba ba? Yes. Mayor, good afternoon. Sa lahat ng mga tenant dito, alam ko nahihiya silang magsalita, pero ako lumakas ang loob ko para magsabi sa inyo. Saludo ako sa inyo dahil pinapunta mo kami dito para malaman mga problema namin. For example, most of dito dito mga tenant, halos nagre-renta lang. Okay? Ngayon, taon-taon, tinataasan kami ng rental. For example, na susunod ba yung lahat ng sinasabi niyo sa amin na bigay namin lahat ng ano ng yung normal yung normal yung normal pero sa fall yung rental namin na sobrang taas na tapos nataasan pa kami pero sa isa na maintindihan mo rin kami na kung ang rental yun for example 60,000 yes 60,000 tapos yung minimum rate pa na gusto ninyong mamasunod para naman kami mga tenant, katulad marami dito nagre-rental lang po. Ako malang sa loob po para sabihin sa inyo na sana maintindihan nyo rin kami. Pero ako, request ko lang sa inyo, kung pwede lang, sa mga rate ng ganito, dapat yung malalaking kumpanya na hindi katulad sa amin, yung rental namin kalit-lit lang ng pwesto, kamahal-mahal, tapos minimum pa yung takot babayaran pa namin yung lahat ng pag-ibig na lahat na yun. At katulad yung mga benefit nila. Sana, Mayor, sana maintindihan mo rin kami. Okay. Then let me be clear about this. For example, yung tawahan ko, 350 a day, libre kain tanghali merienda. Tapos, ang ano pa, kasi malapit ang bahay na doon sa amin. Sumasakay sila sa pag-pass at pag-uwi. Sana, Mayor, sana maintindihan mo rin kami na sana yung mga minimum rate na sana yung mga malalaking kumpanya. Pero katulad kami sa amin, sana, hopefully sana hindi naman maintindihan nyo rin kami. Okay. Then, sa una sa lahat po, if, katulad ng mga yan, tigera. Yung tigera ko, walang ginawa mo araw, puros na sa cellphone. Pag-spill na sa pihan mo, at tigas ko ng ulo nila. Eh, dito nagbabayad kami na wala kang kwenta-kwenta. Then, whose point it is? Is it the fault of the mayor? No, let me be plain with you. Because you're asking for fairness. Okay, let me talk to you straight also. One, it is your problem. It is your problem hiring, batugang empleyado. No. No. Mag-survive kayo. Hindi. That's why. Mag-survive kayo ng tao na tingnan mo sa lahat ng mga tindera. Hindi nga. Kanina pa kasi yung cellphone issue na yan eh. Okay. 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 Bakit kayo nag-hire ng empleyadong batugan? Kasi you keep on complaining about your employees doing cellphone eh. Wala na ba kayo ibang excuse? Wala na ba kayo ibang excuse? Because you continue to allow it. If I were you, I would fire her. Why are you not firing them? I mean, this is a crazy excuse. Reklamo kayo na reklamo. Walang ginagawa yung empleyado ninyo, ayaw nyo naman tanggalin. Kasi it will be a never-ending issue. Because if you're going to use it, tingnan ninyo ha. If you're going to use it, na nagsiselfon siya kaya dapat lang siya 180, dapat lang siya 300, dapat lang siya 350, then you're wrong. Then you are wrong. So wrong. What you have to do is find, look for a decent, honest, hardworking employees.
Don't make it an excuse. You keep on using your cell phone, your time. You don't use your cell phone during working hours. You have to put discipline in your business. That's your business, that's your money. And you're complaining that you have 60,000 to pay. You have to sell, they have to work. If they don't work, they get fired. Don't go here complaining that your employees is using cell phone while they're working. Because it is unfair to the government. Because that is your job to look for, I mean to do. Now, if I'm going to be fair, sa totoo lang, kung ako talaga, eh pa 537 ko kayo lahat, baka umiyak kayo. The point is, nire-recognize ko na nga yung side ninyo. Don't go to the microphone telling again and again that your employee is using cell phone during their working hours. Fire them. Fire them. Simple lang. Put it in right perspective. Paano? You cannot just fire people. You will be accused of sa labor. Baka mga anak yan. Put it in writing. Let them explain. Continue. X number of violation. Then when it's due, it's prescribed. Then you fire. Then matutulog ka na maimbing. Next. Next. Then next. Ganun lang kasimple. Kasi you want me to interfere in your business, then I'll be the owner of your business. I don't want to run your business. My God. Oh. I'm just telling you, we are trying to correct things. You're being heard by the city. Now, with regard to your UPA, we will use persuasive power. We will use that. We'll try to talk to this landlord. Nakausap ko na yung landlord. Pero ano sila, sobra silang matigas. Pagka sinabi niya, yun ang ano ko, hindi na pwedeng babaan. Pero katulad kami, siyempre nagre-renta lang kami, wala kami magawa kasi silang owner. Pag sinabi lang ayaw, wala na tayong magagawa. Okay, baligtarin ko ngayon. Sige, ibayin natin ang perspective. Ikaw ang nagpapaupa. Sino masusunod? Pero okay. Hindi. Babaligtarin ko lang. Para kasi naman, baka naman pinapako natin sa krusyo ng nagpapaupa. Baka mali naman tayo ng perspective eh. Babaligtarin ko naman. Ikaw ang nagpapaupa. Sinabi mo, 60,000. Sabi nung umuupa, ang mahal naman. Papayag ka? Oh. Hindi, sagutin niyo ako ng fair. Real talk tayo eh. Kasi you're putting me in a situation. You're putting me in a situation. Alam mo, if I may share to you, Bob Marley said, you know Bob Marley, the singer? You know Bob Marley said, be careful on pointing fingers. Be sure that your hands is clean. See? Kaya if we keep on pointing fingers on something that I should not be interfering or intervening, then we end up with nothing. You will have a 60,000 pesos still problem next month. Doon na tayo sa kaya kong resolbahin. Kasi hindi ko kaya yan eh. Kayo may kontrata eh. You sign a contract. You agreed to it. To have a space. You're the one who agreed with it. And sabi nila, ano, malulugi ba kayo? Malulugi na kayo, di ba? Then you stop the business. Because it is not feasible already. Or you change more affordable renting area. So,
Hindi ka, hindi ko makakaya, hindi ko makuha yung sagot eh. Hindi ko, baka mayroon, baka pwedeng, sana maintindihan mo rin sa'yo, ma'am. Ano nang gusto niyong intindihin ko? Baka pwedeng babain mo naman sa yung minimum wage. Ah, may, hindi nga ako nagsasabi ng minimum wage. Kaya nga, ulitin ko nga eh. Ulitin ko ulit. Do you understand now what we're talking about? Do you understand? Okay. I want you to listen to this very carefully. The next statement. I want you to listen to this